Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Alam nyo, ang mga manggagawa ay napakahalaga. Walang kwenta kung mayaman ka, may pera ka, kung wala namang manggagawa. Ano ba ang proteksyon sa mga manggagawa? Alright, ngayon buwan po ng Mayo, mga ka-netizens, ay ipinagdiriwang po natin ang araw ng paggawa bilang pagkilala natin sa sakripisyo at dangal ng mga manggagawang Pilipino. Ayan, kaugnay nga po nito mga kababayan, at bilang pagbibigay halaga sa kanila, sila ay pinagkakalooban ng batas ng mga karapatan at benepisyo upang maprotektahan ang kanilang kapakanan. Tama, at isa po sa mga benepisyo nila ay ang mga nakasaad sa ilalim ng Employees Compensation Program o ECP ng pamahalaan, lalo na kung sila ay nagkasakit, naaksidente o namatay dahil sa kanilang trabaho. Yes, aalamin po natin ngayon kung ano nga ba ang ECP at mga benepisyong maaaring makuha ng ating mga Filipino workers sa ilalim ng batas. Ayan, anong po ba ang ECP? Ang Employees Compensation Program o ECP ay isang programa ng pamahalaan na idinisenyo upang magbigay ng mga kompensasyon o kabayaran sa mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor o sa kanilang mga dependent sa kaganapan ng mga pinsala, aksidente, sakit o pagkamatay na may kinalaman sa trabaho. Yes, ang mandatong ito ay nakapaloob sa Presidential Decree No. 626 as amended, o ang probisyon na tumutukoy sa Employees Compensation and State Insurance Fund sa ilalim ng Presidential Decree No. 442 o ang Labor Code of the Philippines as amended. Sino po ang sakop sa ECP? Ang mga sumusunod na mga manggagawa ang maaaring makinabang sa mga benepisyo na nakapaloob po sa ECP. Una, mga manggagawa sa pribadong sektor na mga compulsory members po ng Social Security System o SSS at mga sea-based na mga overseas Filipino workers o OFWs. Ayan, pangalawa, mga manggagawa sa pampublikong sektor o government employees na miyembro po ng GSIS o Government Service Insurance System, kasama ang mga sundalo sa AFP or Armed Forces of the Philippines, mga nahalal na opisyal ng pamahalaan na tumatanggap ng regular na sweldo, at lahat ng mga casual, emergency, temporary, o substitute o contractual employees. Oo, at ano nga sa unang pasok o araw pa lang ng trabaho ng isang manggagawa, ay automatic na covered na po ng ECP ang nasabing manggagawa. Alam mo, yung susunod na topic, yung paano ka ba makokompensate? Mm-hmm. Sabihin, yes, mabibigyan ng tulong ng Employees Compensation Commission, ano? Yes. Ay, sa totoo lang, yung iba po hindi alam ito eh. Pero sa PAO, natutulungan natin sila dyan na mag-claim, di ba, JC? Yes, sige nga, sabihin mo nga, paano ba masasabi na ang sakit o aksidente ay compensable? Yes. Hindi po may iwasan ang pagkakaroon ng aksidente o sakit na dulot ng trabaho. Ayon po sa batas, upang makakuha ng kabayaran mula sa pamahalaan sa ilalim ng ECP, una, para sa pinsala at naidulot itong kapansanan o kamatayan sa isang empleyado, ang pinsala ay dapat resulta o sanhi ng aksidenteng nangyari dahil sa kanyang trabaho. At? Ayan. At pangalawa, para po sa sakit at naidulot nitong kapansanan o kamatayan sa isang empleyado, ang sakit po ay dapat resulta ng occupational disease o nakuha dahil po sa kanyang trabaho. Paano masasabi nyo? Ayan. Ayan. Paano po masasabi masakit, na, may sakit ba o may compensable ba yung aksidente na yan? Opo, sa ilalim po ng amended rules on employees compensation, upang mabayaran ang occupational disease at naidulot itong kapansanan o kamatayan, kinakailangang matugunan ang mga sumusunod na kondisyon. Una, ang trabaho ng empleyado at o working conditions ay dapat may kasamang panganib na laging sanhi ng pagdevelop ng sakit. Pangalawa po, ang nasabing sakit ay nakuha bilang resulta ng pagkaka-expose ng empleyado sa mga nasabing kasamang panganib. Yes, number three, nakuha ng empleyado ang sakit sa loob ng period of exposure at sa ilalim ng iba pang mga salik na kinakailangan upang makuha ito. At pang-apat, walang pagsadya sa bahagi ng manggagawa na baliwalain ang mga safety measures sa lugar na pinagtatrabahuan. Ayan, ano po ba yung mga halimbawa ng occupational and work-related diseases? Yan, kasi nga po, ilan po sa mga sakit na maaaring maging compensable o yung pwedeng bayaran ay nakalista po sa Annex A ng Amended Rules on Employees Compensation.
Ang mga halimbawa ng occupational at work-related diseases ay ang sumusunod. Una, cancer. Okay. Uy, work-related na pala ang cancer. Yes, pwede kasi. Pwede pa lang cancer, chief, halimbawa, sa mga pabrika. Stress. Sa pabrika, yeah. Okay. Kasi alam niyo yung passive smoking, ano yan, mga cancer malala, yan. Kaya nga pinagbabawal na sa mga enclosed building na magsigarilyo. Okay, sige. Katarak! Opo, katarak dulot ng exposure sa liwanag na nakakasilaw o sinag mula sa pagtutunaw ng salamin o mainit na metal gaya po ng pag-wewelding. Actually, yung katarak ko, compensable dapat yun. Eh. Yes. Alam bakit? Sa pagbabasa. Oras-oras ako nagla-laptop, nagko-computer, pero hindi na po ako nagpa-charge kasi charge na po sa allowances ko yun. Okay. Opo, kasi para sa iba na po yung pondo. Ayun! Yes. Di ba ganun? Kung minsan, kung kaya na ng sweldo mo, kaya in muna. Para sa iba mapunta yung budget. Okay. O occupational? Hearing loss o pagkawala po ng pandinig? Hello, hello. Ayan. Infection. Yan, infections na maaaring makuha sa pagtatrabaho gaya ng mga kaugnayan sa pag-aalaga ng o exposure sa hayop sa mga babuyan niyan eh. Piggery, ganon. Tapos ito pa, poisoning o yung mga pagkalason. Yan, ano pa? Ito pa, sakit dulot ng pabago-bagong panahon gaya ng heat stroke, cramps o frostbite. Yan. Cardiovascular disease. Yan. Ano pa? Cerebrovascular. Napakaganda ng tine-take up natin yung kasi yung sakit, kaakibat ng pagkatao natin yan eh. Mm-hmm. Yeah, kaya makinig kayo mabuti mga kababayan na, yung mga workers natin. At ipopost natin din ito para ma-review nila, no? Yes. Ayan. Yung hernia, ano ba yung hernia? Yung ba yung hemorrhoid? Yung pagbubuhat ng mabigat, chief. Luslos. Ayan, babae, nagkakaluslos din ha. May mga lalaki tapos magbuhat. Yung asawang babae pinagbubuhat. Next, yung pneumonia. Pneumonia. Okay, ano yan, Enot? Okay, ano naman ang mga benepisyo na maaaring makuha? Ang mga sumusunod ay maaaring makuha ng isang manggagawa. Una, loss of income benefit o cash benefit bilang kabayaran sa nawalang kita. Tulad ng una, temporary total disability benefit. Pangalawa, permanent total disability. PPD. Para naman sa hindi makapagtrabaho ng higit 240 na araw. At huli, PPD, permanent partial disability. Para sa isang manggagawa na nawalan ng bahagi ng katawan. At dahil dito, ang pagkawala ng panggamit ng bahagi ng katawan na iyon. Yung mga naputulan ng kamay na naipit ng ano. Alam nyo, sa Amerika, meron akong tayong kamag-anak na naka-claim yan. Kasi... Nahulog siya doon sa mechanical engineers eh. Naka-claim siya. Okay? Yes. Ano pa? Mga benepisyo pang makukuha mo? Yan. Pangalawa, medical benefits kabilang ang mga reimbursement sa mga gastos ng medisina, ospital, gastos sa operasyon at medical supplies. Ito, rehabilitation services kagaya ng physical therapy, vocational training at special assistance. Kapag na-stroke yan. Yon, meron din tayong carers allowance para sa isang manggagawa na dumanas ng permanent total disability. At death benefits para po sa mga namatay na manggagawa dahil po hindi, sa alam nung iba yan. Hindi nakiklaim. Claiming niyo po yan. May pondo po dyan. At saan pwede ipile yan? Sabi ni JC. Regional Office po, Chief. Ayan. Lahat ng claims sa ilalim ng employees' compensation ay maaaring ma-file ng claimant sa kanyang option sa GSIS Regional Office para sa mga kawaninang pamahalaan o SSS branch para sa mga manggagawa ng private sector na pinakamalapit sa kanyang lugar ng trabaho o tirahan. Ayan. Yeah. Kailan hindi makakatanggap ng kabayaran? Sa ilalim po ng Rule 4, Section 1 ng Amended Rules on Employees' Compensation, walang kompensasyon na matatanggap ang isang manggagawa o ang kanyang mga dependents kung ang aksidente, sakit, disability o pagkamatay ay naging resulta ng sumusunod. Una, intoxication o pagkalasing ng manggagawa. Intoxication kasama dyan, drug addiction ah. Yan. Ano pa? Sinasadyang intensyon na saktan ng sarili o ibang tao o nagpakamatay. Yan. At ang pangatlo ay grabing kapabayaan ng isang manggagawa. Kaya patunayan mo talagang work-related. Yes. At ikaw ay walang guilt sa pangyayari sa buhay mo.